Our menu for today, diniguan with a twist. Ayan, so sisimulan na natin, guys. First is, hihiwain lang natin into cubes yung ating meat. Ganyan. And tapos na nating hiwain ng ating meat. So, sunod naman nating gagawin is... The next naman is, babalatan natin yung bawang. Tapos, i-mince lang natin yan. Yan, tapos na yung ating bawang. So, sunod na natin yung sibuyas. Hiwain lang natin, tapos babalatan. And then, yan, i-slice lang natin siya ng maliliit. And, tapos na rin natin i-slice yung ating sibuyas. So, ito yung mga ibang ingredients natin. Like, ito yung paminta. And then yung ating patis, yan, at suka, ayan, lalagyan natin siya ng suka. Andito tayo ngayon sa labas ng aming bahay at tayo manunukit ng papaya na gagamitin natin sa ating dinuguan. Pasensya na kayo guys kung medyo nahihilo kayo sa akin na kasi ako lang din nagbibideo habang nanunukit ako ng papaya. So, eto na yung nakuha natin na papaya galing sa puno sa labas ng aming bahay. Babalatan lang natin yan guys isa-isa. Tapos na nating hiwain yung ating papaya at eto na siya, slice na siya. At lalagay natin yan mamaya pag nagluluto na tayo ng dinuguan. Yan, ito din yung ating dugo ng baboy na ilalagay din natin para mamaya. So, sisimulan na natin ang pagluluto ng ating dinuguan. Una, lagyan muna natin ng oil yung ating kawali. Tapos, hihintayin lang natin yan na uminit. At ilalagay na natin yung ating garlic. Halu-haluin lang. Pag medyo brown na yung ating garlic, isunod na natin yung onion.
hintayin lang natin na maluto yung ating garlic at ang ating onion. At isusunod na natin yung ating meat. Yan, lulutuin lang natin yan. Lagyan natin ng konting asin para magkaroon siya ng lasa. Haluin lang natin guys para hindi siya masyadong magdikit dun sa ating kawali. And then tatakpan natin siya ngayon. Ayan. Medyo luto-luto na siya. Mas masarap kasi sa dinuguan yung medyo malutong yung kanyang karne. Hayaan lang natin yun na mas maluto pa yung kanyang meat. Tapos, maya-maya lalagyan na natin yun ng tubig. Yan, lalagyan na natin siya ng tubig. Tatakpan na natin siya ngayon para madali siyang kumulo. Yan, kumukulo na yung ating meat. Sunod na natin yung ating papaya. Palalambutin lang natin yung papaya at kasabay na yung pagpapalambot ng ating meat. At tatakpan natin siya ulit para mas madali siyang kumulo at lumambot yung ating papaya. Yan, habang pinapalambot natin yung ating papaya at ang ating meat, lalagyan na natin siya ng ibang ingredients. Lagyan na natin yung paminta. Tapos yung ating patis. Tatakpan natin ulit yan. Mukhang malambot na yung ating papaya. Check natin. Yan, pag ganyan na yung papaya natin, medyo malambot na siya. Ilalagay na natin yung ating dugo ng baboy. Tapos, hahalu-haluin lang ulit natin.
At pag medyo alam nyo na malapit nang matapos at maluto yung ating dinuguan, lalagyan na ulit natin siya ng suka. Suka para mas tumagal yung shelf life ng ating nilulutong putahe. At habang hinihintay natin na maluto yung ating dinuguan, pipitas muna tayo ng sili. At ilalagay rin natin yan sa ating dinuguan. Tapos na yung ating nilutong dinuguan, ililipat na natin siya sa isang food container. Siguro napapansin niyo na medyo kakaiba yung dinuguan namin dito sa Quezon. Sa iba kasi ang dinuguan, hindi naglalagay ng papaya. Dito kasi sa amin, nakasanayan na na kahit sa ang part dito sa Quezon, pag nagluto ng dinuguan, meron talaga siyang papaya. Tapos na, luto na ang ating dinuguan. Thank you for watching guys at sana nagustuhan nyo yung ating menu for today na dinuguan with a twist.